At sa ating pagpatuloy, narito po tayo ngayon sa pakinig ng salita ng ating pinakamahal Panginoon. At ito po'y dadalhin ng aming beloved ordained preacher, Brother Nilo D. Guzman. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved, my co-preacher brother, Eddie Grapani. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo muna'y dumalangin sa ating dakilang Diyos. Amen. Sa ating pong aralin, mga kapatid ko, sa gabing ito. Purihin ang mahal na Panginoon. At samahan po niyo kami, mga minamahal. Dakilat mapagpala naming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, maraming salamat o Diyos sa gabing ito, mahal na Panginoong Jesus. Pinagkalumas sa amin ang pagkakataon. Amen. Ang mabalal o Diyos, aming pong pakinggan ang iyong mga salita. Salamat po o Diyos sa iyong programang ito, mahal na Panginoon, na aming naaabot. Ang mabalal o Diyos, ang aming mga kababayan. Dakilang Diyos, hallelujah Lord God. Mahal na Panginoon, sa pangunit panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. O Diyos, gabayan mo kami, banal. Samahan mo kami, mahal na Panginoon. Anoint thy word, O God. Make them believe, O Lord Jesus, hallelujah. Mahal na Panginoon, buksan mo kalang mga puso't pangunawa sa kaligtasan. In the name of Jesus we pray. We bind the power of darkness right now. Hindrances, unbelief and doubt cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Ang pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay natatangi po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gabing ito, mga mahal. At ako po ay nagbibigay din po ng double honor, respect po sa ating beloved Honorable Pastor Will De Estrada Almeda. Amen. Hallelujah. Ang kanya pong butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. At ganun din po, amin pong inaalaala ang ating beloved Honorable Stan Pastor Lina C. Almeda. Hallelujah. At ganun din po, mga inmahal, sa lahat po ng aking mga kamanggagawa, sa ating mga mangangaral, sa ating pong banalagawain, Jesus Miracle Crusade, at sa lahat po ng ating binamahal at ginigilin ng mga kapatiran, especially po sa ating mga baguhan ngayon lamang po nakapanood ng ating palatuntunan, kayo po ay nanonood, mga inmahal, sa Jesus Miracle Hour, at hatid po ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Ngayon, mahal, buksan natin ang ating mga banal na kasulatan, mga kapatid ko, dito po sa aklat ng Hosea, chapter 4, verse 6. Sabi ng Bible, mga minamahal, "My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children." Amen. Sa Tagalog po, the beloved brother Edia. Dito po, Hoseas, Kapitulo 4, Versikulo 6. "Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itakwil ka, upang ikaw ay huwag maging sisardote ko, yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak." Amen. Dakilang Diyos po magpala ng kanyang mga salita, mga minamahal ko, sa gabing ito. At ating pong title, mga minamahal, The Knowledge of God. Amen. Amen. The Knowledge of God. Ang kaalaman, mga minamahal, ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. Amen. "My people are destroyed for lack of knowledge," sabi ng Bible. "Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee," mga mahal. Ito pong knowledge na ito, mga kapatid, ay hindi po ito tinutukoy ng Biblia na knowledge ng mundo, mga mahal, na makasisira po, nakakasira po sa God's people, mga kapatid. Hindi po ito. Ito po ay it's lack of knowledge of God, mga kapatid. Yan po. Kasi po, mga mahal, knowing God, mga minamahal ko, and knowing about God, magkaiba po yon, mga kapatid. Yung knowing about God ay iba sa knowing God, mga minamahal. Praise God. At mga minamahal, marami pong nagkakamali sa bagay nito, mga kapatid. At sapagkat ang iba po ay nagtatanong, mga minamahal, bakit nagbabasa naman ako ng Biblia, bakit walang epekto sa aking buhay ang aking binabasa, mga minamahal. Oh. Pero mga kapatid, dito po sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, makikita mo talaga, mga kapatid, kung ano yung binabasa mo, yun ang gagawin ng Diyos sa buhay mo, mga minamahal. Yan ang buhay po ng mga mananampalataya po ng Jesus Miracle Crusade, mga kapatid. So sa John chapter 5,
verse 39 to 40, mga inmahal. Sabi po kasi ng banal na kasulatan, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life. And ye are and they are they which destroy this testify of me, mga inmahal. Ulitin po natin. Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life. And they are they which testify of me. Verse 40, and ye will not come to me that ye might have life. Ang kinakausap dito ng ating malapansu Kristo, may mahal, ay mga leader ng relihiyon. May alam din sa salita ng Diyos, mga kapatid. Huh? Pero tingnan natin, mga minamahal. Ito po, dito po natin mapag-aaralan, mga kapatid ko, yung knowing about God and knowing God. Yung knowing about God, mga minamahal, ay head knowledge lang, mga kapatid. Talino lang sa isip, mga minamahal. Alam mo lang yung history ng Bible from Genesis to Revelation, pero wala pong application sa buhay. Yan po yung knowing about God. So after mong mabasa at malaman mo po yung entire Bible, manginmahal, ang tanong, ano ang ginagawa mo ngayon? Ano po ang ginagawa natin ngayon? Saan po tayo, mga minamahal ko, naroroon ngayon? Kung naroroon pa rin po tayo sa kasalanan, mga minamahal ko, yung ginagawa po ng mundo, manginmahal, head knowledge lang po yung nasa atin. Ha? Wala pong application sa ating mga buhay. Pero yung knowing God, mga kapatid, alam mo kung ano yung nakalulugod sa ating dakilang Diyos. At may conviction ka. After mo pong mabasa ang Word of God, main mahal, pinasok natin sa ating isip, pinapasok natin sa ating mga puso, at iningatan natin, mga minamahal ko, yun po yung knowing God. Yun po yung mag-produce yan, mga minamahal ko, ng pagmamahal sa ating dakilang Diyos. Alam mo kung ano yung nakalulugod sa dakilang Diyos eh. Oh, nakukonvict ka, main mahal, kapag alam mong may nagawa kang mali, manginmahal sa dakilang Diyos, yes, lungkot amen. Na lungkot ka, praise mga kapatid. Yeah. Ibig sabihin, may buhay yung Word of God, manginmahal, na iyong natanggap, na iyong amen. Binabasa. Amen. So, mga minamahal, kapag may buhay po ito, mga kapatid, pipilitin mong umiwas sa ayaw ng ating mahal na Panginoong Jesus. Yes, amen. Nagsusumikap pa, nag-strive ka, nagsusumikap kang maging matuwid sa ating mahal na Panginoon, manginmahal. Amen. So you need to know God, then obey. Yan po yung napakahalaga dyan, mga kapatid ko. Kasi po ang knowledge mula sa dakilang Diyos, mga minamahal, humahantong po ito sa, o nagre-resulta po ito, mga minamahal, ng isang malalim na relasyon sa ating dakilang Diyos. Kung nabasa mo yung buong nilalaman ng Biblia, mula Genesis hanggang Revelation po, pero kung ang nabasa mo ay hindi ka dinadala sa presensya ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal ko, hindi mo nadala lahat ng panalangin mo sa ating dakilang Diyos, hindi mo po nadala yung lahat ng pangangailangan mo sa paanan ng mahal na Panginoon, so yung nabasa mong mahabang panahon, mga minamahal ko, sa pagbabasa ng Biblia, useless po. Wala pong saysay sa iyong buhay, mga kapatid. So anong dapat na po natin gawin? Magsimula ka muna sa salvation. How to receive salvation, oy mahal. Tingnan natin ng mga kapatid ng isang taong alam din ang salita ng Diyos, mangin mahal, pero hindi ligtas. John chapter 3 verse 1 to 5. Si Nicodemo, mga kapatid. There was a man of the Pharisee, John chapter 3 verse 1 to 5, named Nicodemus, a ruler of the Jew. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, you know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Tingnan nyo, Tagalog.
Dito po, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 3, Versikulo 1 hanggang 5. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nangangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ang nagparoon sa kanya ng gabi at sa kanyang at sa kanya'y nagsabi, Rabbi, lalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat wala magagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y pinanganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Sinasabi sa kanya ni Nicodemo, paano may ipanganak ang tao kung siya ay matanda na? Makapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Singko po, sumagot si Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y pinanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Purihin po ang dakilang Diyos, manginmahal. Maliwanag po, mga kapatid ko, sinasabi ng Biblia. Amen. Si Nicodemo po ay isang leader of the Jew, manginmahal. Leader ng relihiyon. So, mga kapatid ko, mangangaral siya. Alam niya, marami siyang alam, manginmahal, sa banal na kasulatan. Pero sinabi ng dakilang Diyos sa kanya, mga kapatid, you must be born again. Amen. Kinakailangan isilang kang muli, Nicodemo. Hindi alam, mga minamahal ni Nicodemo, ang alam niyang knowledge, mga kapatid ko, yung knowledge lang, hanggang head lang, hanggang isip lang. Pero hindi niya alam ang mystery, mga minamahal, paano maligtas. Ye must be born again. Amen. Sabi ni Nicodemo, mga minamahal, paano mangyari yon? Pwede bang bumalik yung bata sa sinapupunan ng kanyang ita para ipanganak na muli? Leader ng religion yan, mga minamahal. Hindi alam ang daan ng kaligtasan, mga kapatid ko. So, ganun na ganun, mga kapatid. Hindi lahat ng may alam ng Biblia, mga minamahal ko, ay ligtas. Kinakailangan po natin, mga minamahal, may prueba, may ebidensya, mga kapatid, na ikaw po'y ligtas. Amen. Paano, mga minamahal? Pag napabilang ka po sa church, mga minamahal, na puno ng miracles, signs, wonders, mga kapatid. Yung mga patutuo, mga minamahal, na napapakinggan mo ay kakaiba, unique, mga minamahal. At yan po'y hindi gawa ng tao, kundi gawa ng dakilang Diyos. Amen. Yung ang cancer ay gumaling, mga minamahal ko. Ha? Yung buhay, mga minamahal ko, ng taong napakahirap ng buhay, mga minamahal, ngayon ay pinagpala ang buhay. Hallelujah. Mga kapatid ko, kumikilos ang kamay ng Diyos, mga minamahal, kapag ang salita ng dakilang Diyos ay binuhay mo sa iyong sarili, mga kapatid. O, paano mabubuhay yan? So sabi ng Bible, ye must be born again. Amen. Mahal. Bakit kinakailangan natin ma-born again? Mahal. Ang born again, mga kapatid ko, yung patayin mo yung makasala ng buhay. Buhayin mo si Kristo sa iyong buhay. Yan ang born again. Buhayin mo, mga minamahal, ipamuhay mo yung salita ng Diyos. Yan ang born again, mga kapatid ko. Talikuran ng kasalanan, mahal, totally, mga kapatid, yan ang born again, mahal ko. Kaya, mga minamahal, bakit inuutos ng dakilang Diyos, mahal, you must be born again? Mga kapatid, sapagkat hindi raw tayo makakapasok, mga minamahal, sa kalangitan unless, mga kapatid ko, na tayo born again, no? Mga minamahal, kasi po, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, hindi pinakikinggan ng Diyos sa mga taong makasalanan, mga kapatid ko. Amen. Kaya ito po ang sagot dun sa mga taong, Brad, bakit nagbabasa naman ako ng Biblia? Bakit hindi ako nagbabago? Bakit hindi tinutugon ang panalangin ko? Mga minamahal, baka hindi mo pa tinanggap si Kristo, ang mahal na Panginoon. Baka hindi mo pa sinuko ang buhay mo. Baka nandun ka pa sa kasalanan, mga minamahal. Dahil sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, hindi pinakikinggan ng dakilang Diyos yung kahilingan natin, mga minamahal, kung tayo po ay makasalanan. Sa Juan Kapitulo 9, talatang 31, mga minamahal. John Chapter 9, Verse 31, sabi rito, Now we know that God heareth not sinners, but if any man be a worshipper of God and doeth His will, him He heareth. Mga kapatid. Amen. Tingnan niyo sa Tagalog. Dito po, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 9, Versikulo 31. Nalalamang naming hindi pinakihinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat ko ang sinumang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya ay pinakihinggan niya. Ayun, amen, mga minamahal. Kung ang tao raw, mga kapatid ko, ay makasalanan, sabi rito, hindi niya pakikinggan.
ang pinakikinggan niya yung sumasamba sa dakilang Diyos sa gustong pagsamba ng mahal na Panginoon. Saan? Sa espiritu at katotohanan, yes, mga kapatid. Oh? Kaya mga minamahal, ang Bible kasi kapag binasa mo, hindi lang ito parang comics. Hindi lang ito parang ordinaryong libro lang sa library, mga minamahal. National Library, mga kapatid. Hindi, ito po ay the book of all books, mga kapatid ko. Yes, Lord, amen. Pagsamasamahin mo ng lahat ng knowledge po sa mundo, walang maitutumbas dito po sa knowledge ng Word of God, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Bakit po? Sapagkat ito pong knowledge ng Word of God, may mahal, spirit po ito eh. Amen. So ang ating pong kaaway, mga minamahal ko, espiritu rin eh. Evil spirit, may mahal. Hindi natin nakikita yan, mga minamahal. Kaya ang panlaban po natin dito, mga kapatid, the power of God, the Spirit of God, ang Word of God, yan po ang Spirit, mga minamahal ng yes, Diyos. Yes, amen. Praise the Lord. John chapter 6, verse 63. John chapter 6, verse 63. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit. Praise the Lord. Amen. And they are life. Amen. Tingnan nyo. Dito po, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, Versikulo 63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pakikinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Amen. Mga minamahal, pinaka-importante po, mga kapatid pala, yung Word of God. Yes, amen. At liban sa Word of God, mga minamahal ko, sabi rito, wala kang magpapakinabangan, mga minamahal. Bakit? Lilipas lahat eh. Maglalaho lahat, mga kapatid. Yung Word of God lang, mga minamahal, lang tatayo sa huling panahon. Amen. Ito lang ang mananatili, mga minamahal. Magkadigmaan man, mga kapatid ko, magkaroon man ng kagipitan, kagutuman, mga minamahal. Magkaroon man ng lindol, mga kapatid ko. Ng giyera. Mahinmahal, mananatiling nakatayo ang Word of God, mga kapatid. Yung mga pinundar natin, mahinmahal, wasak lahat yan, mahinmahal. Walang kwenta yan, no? Maglalaho lahat yan. Pero ang Word of God mananatili, mga kapatid. Kaya, mahinmahal, challenge tayo ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay yumakap sa Word of God, mahinmahal. Maglingkod tayo sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng John chapter 17 verse 13, verse 3, mga minamahal. John chapter 17, verse 3. Sabi po dito, mga minamahal, ng ating mahal na Jesucristo, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, who thou hast sent. Mga kapatid. Amen. Yan po ang layunin eh, mga minamahal, kung bakit may Jesus Miracle Crusade. Amen. Kung bakit ipinapangaral, mga minamahal, ng Word of God, mga kapatid ko, amen, sa ere, sa himpapawid. Yes, thank you, sa inyong mga tahanan, mga minamahal ko. Para ihatid, mga minamahal, yung buhay. Amen. Yung kaligtasan, mga kapatid, yung Word of God. Minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, napakaganda po ng mga salita ng Diyos, mga kapatid, na ating pinag-aaralan. At mga minamahal, ito po ang ating pag-asa sa huling araw, yes, sa huling amen panahon. At tayo po'y nasa huling mga panahon na, mga kapatid amen ko. At ang sabi ng banal na kasulatan, may mahal, basahin muna natin sa Tagalog, John chapter 17, verse 3. Ito po, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 17, versikulo 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makikilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatidbagay si Jesucristo. Amen. Mga minamahal, walang pinakamahalagang bagay ngayon, mga kapatid ko, kundi ang maglingkod sa dakilang Diyos. Wala pong ibinigay sa silong ng langit na sukat natin kaligtas, kundi sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Jesucristo, mga minamahal. Kaya doon po, mga kapatid ko, sa umaasa sa knowledge ng mundo, yung umaasa, mga minamahal, nakasandig, nakarely, mga kapatid ko, sa mga material na bagay, sa lahat ng nasa mundo, mga minamahal. Tingnan niyo ang banal na kasulatan. Jeremiah chapter 9, verse 23 and 24, mga kapatid. Basahin po natin, mga mahal. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom. Amen. Neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches.
But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, glory to God, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Diyan pala nalulugod ng dakilang Diyos. Doon tuwan-tuwa ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Yung, ang sabi roon, mga minamahal, yung matatalino ng mundo, huwag niyong ipagmapuri yan, sabi niya. Huwag niyong ipagmapuri, mga minamahal ko, yung inyong riches, sabi niya rito, mga kapatid. Anong ating ipagmapuri? Tagalogin po natin, mga minamahal. Amen. Dito po, Jeremias, Kapitulo 9, Versikulo 23 hanggang 24. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magpuri ang pantas sa kanyang karunungan, huwag magpuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, huwag magpuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. 24 po, kundi magpuri sa ganito ang lumalahati, na yes, kanyang naunawa at ang kanyang nakikilala ako, yes, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat sa mga bagay nito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Purihin ang dakilang Diyos, mga inmahal. Pag pinagmapuri natin, mga kapatid, yung ating pong mga achievement, yung ating pong mga diploma, yung ating pong mga kayamanan, mga inmahal, hindi po natutuwa ang dakilang Diyos dyan, mga kapatid. Yes, amen. Ang sabi niya, natutuwa ako, sabi niya rito. Ano sabi ron? Natutuwa ako, mga inmahal, nakikilala siya. Kung meron kayong unawa na alam niyo ako, sabi niya. Amen. Na nakikilala ninyo ako, sabi ng ating mahal na Panginoon. But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me. Amen. Sabi niya rito, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, righteousness, mga mahal, dito sa mundong ito. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, sabi niya rito, purihin ang ating dakilang Diyos, mga mahal. Ngayon, yan po mga kapatid, ang totoong knowledge. Yan po ang totoong kaalaman, mga minamahal ko. Yung itinataas mo si Kristo ang mahal na Panginoon sa iyong buhay. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Ngayon, mga minamahal ko, wala na po tayong oras. Mga minamahal, tayo po ay dumako, mga kapatid ko, sa ating pong magandang awitin. Bago yan,